nasabi na pag na simulan mo yung usapan ng anak mo, dalawang anak mo ay bading. Opo. Kamusta yon? Anong ganap sa bahay nyo, dun sa bahay nyo na may dalawang bading? Masaya naman po kasi syempre alam nyo naman po mga Becky, mga ano, masaya. Maingay? Opo. Lalo po yung panganay ko, si Addison. Ah, napakakulit. Hindi. Yung isa po kasing Becky, para siya yung shy type. Oo. Hindi po siya yung maboka. Yung yung panganay po, ang medyo maboka. Magkasundo yung dalawa? Minsan nag-aaway. Maraming ganyan. Kahit kami tatlo kami, no? Tatlo kaming bading. Tapos, hindi kami ganun magkakasundo ng sobra ng mga bata kami. Yes po. Kasi may iba-iba kami ng karakter. So, 25 na yung anak mo. So, nasa tamang edad na. Yes po. Paano, minsan ba nababalitaan mo o nararamdaman mo na pag yung anak mong bading may jowa? Opo, sinasabi niya sa akin. Ah, o, ganun kayo ka-open. Sabi, mami, may jowa ako, ha? Sabi, ganun. O, pupunta yun dito. Eh, pagka dadating po doon, tulog na ako. Kasi nga, alas 7, nantok na ako. Yung pong isa, nakakatawa. May kasama po siya, siguro mga ilang buwan. May kasama siyang friend niya. Nagmeriandahan kami. O, kain ka. Mga ano, inasikaso ko siya. Kasi gusto ko, pagpupunta din yung anak ko doon sa bahay ng friend. Din. Yes po. Kung ano yung ginagawa ko, sana ganun din. Tapos, naghuhugas ako ng pinggan. Lumapit sa akin. Tita, pwede po ba ligawan si Aldrey? Ay, ganda! Ligawan pa, haba ng hair. Yun, sabi ko, ha? Napaganan lang ako. Ay, sige, parang gano'n lang. Ay, sige. Okay ka lang doon na may jowa yung mga anak mo? Opo, open naman po ako sa gano'n. Eh, paano pag ano, naka-encounter ka na ba nung kamag-anak mo na nagsabing, bakit bakla si ano ganito? Bakit bakla yung anak mo? Naka-encounter ka ng gano'ng kamag-anak? Minsan po, yung ano, sabi ko, gano'n talaga yun. Kung ano yun, mamahalin ko yun kasi anak ko siya eh. Ipagmamalaki ko pa siya. Ipagmamalaki ko, ay, itong anak ko, kahit di ganito, basta sila mag-aral lang maigi, okay lang, okay na po sa akin yun. Yung tatay niya o kung sino man, meron ba nakapagsabi sa'yo na, ayusin mo yung mga anak mo, babakla-bakla? Ano po, makwento ko po, yung tatay po niya kasi namatay siya noong... 5 years old po yung panganay ko. Mga aga pong namatay. So hindi niya rin nasaksihan na yung kapukpuka ng pagdadalaga ng mga anak mo. Yes. Ako talaga. Ako lang po talaga. Eh di ba yung mga bakla laging ano yan, meron kami mga ano, maraming bakla yung feeling namin si ganito kami. Parang ako dati, Don Sulweta ang tingin ko sa sarili ko, yung mga ganyan, yung ibang kaibigan ko Rupa Gutierrez. Sabi, sige, ang daming Rupa Gutierrez, nag-aaway-away nga yun kung sino mag-Rupa Gutierrez. Kung sino mauna, merong Rupa Gutierrez 1, Rupa Gutierrez 2, Rupa Gutierrez 3. Oo. Yung tapos ang nanalo, Carmina. So, ang dami yung Rupa Gutierrez ang nanalo, Carmina. So, yung mga anak mo, sino sa palagay mo yung mga, kung ikaw magsasabi, sino yung... Gusto po nila yung mga beauty queen. Kagaya nitong bagong, gagayahin nila yung post. Rabia. Rabia. Rabia Alonso. Opo, basta yung mga nananalo. Ano ko? Magpo-post lang ganyan. Tapos iti-tiktok pa. Si Rabia. Rabia Lucero. Mateo. Ah, talaga? Late niyang na-realize, di ba? Mahilig siya na mag-Miss Universe. Yeah. Baka naman talagang beauty queen ka din noong kabataan mo. Hindi po. Ugly duckling ako. Ha? Maitim ako. Tapos yung buho ko parang yung kulot na kulot. O baka ito na ang panahon para tuluyan ka maging beauty queen. Okay? Liwanag na ang entablado para sa pinakamagagandang babae sa balat ng lupa. Ang ating mga ulirang ina ay sasalang na sa ating palasyo. Ito ang Reina ng Tahanan.